Hello po sa ating lahat dyan, mga kamamsi ko. Kumusta na po kayong lahat dyan, saan man kayong dapok sa mundo. Hangad kong nasa mabuti kayong kalagayan, mga mamsi. At sa ating mga viewers, mga mamsi, nabubulol na naman ako, aga-aga pa lang. Mga mamsi, lahat kayo ay hangad kong nasa mabuti kayong kalagayan at God bless po sa inyong lahat. Sa ating mga viewers at sa lahat ng tao dito sa buong mundo, hangad ko ay safety tayong lahat sa kahit anumang kapahamakan, mga kamamsi. At sa ating mga viewers, sa ating mga kapatid dyan sa mga iba't ibang dako ng mundo, ay ingat po kayong lahat dyan. At ngayon sa umagang ito ay gusto kong i-share sa inyo ang ating mga karanasan sa ating buhay na kung saan ay nagbago tayo mula ng ating ginamit ang mga pangpaswerte at proteksyon sa ating buhay. Mga mamsi, ito po ang akin lamang pong dinagdag sa aking buhay ang ating mga ginagawang pangpaswerte at proteksyon. Noon po mga mamsi ay hindi natin ikakaila na kung gaano tayo naghihirap. Marami tayong mga kaibigan na siyang nakatulong sa atin at doon po mga mamsi ay ma-realize mo mga mamsi kapag ka, halimbawa ginawa mo ang mga pampaswerte ito mga mamsi sa ating buhay. At ang ating mga kinakailangan lang po dito mga mamsi katulad ng mga sa nauna nating video na ang laurel at ang asin na rock salt at ang ating mga bawang o ang ating mga luya, yan po ay magtutulong sa atin sa pag-angat ng ating buhay, mga mamsi. Ito pong mga herbs na ito ay ito po ang tumutulong sa atin upang akitin natin ang kasaganaan at siyempre depende na rin po sa ating paniniwala, mga mamsi. Doon po sa mga hindi naniniwala pero nahihirapan sa kanilang buhay, subukan nyo na po ang aking mga sinishare sa inyo upang kayo po ay mismo makasaksi sa mga sinasabi ko. At kailangan po kapag ginawa natin ang mga bagay na ito, ay buong puso po tayong naniniwala na ito po ay mangyayari sa ating buhay. Think positive lamang po sa lahat ng ating mga ginagawa na ito po ay tumalab sa atin. Pero ang unang-una po sa lahat muna natin gawin ay linisin natin ang ating sarili at dumulog tayo sa ating mahal na Panginoon at humingi ng tawad sa lahat ng ating mga pagkakamali. Dahil po tayo mga mamsi ay tao lamang po. Kung kaya mga mamsi ay hindi po natin minsan maiwasan ang mga pagkakamali sa ating buhay. Kung kaya unang-una po natin gawin ay magdasal sa ating mahal na Panginoon at taos-puso po tayong manalangin at humingi ng tawad at pagkatapos nito ay humingi tayo ng gabay sa Kanya upang ito pong lahat ng ito mga mamsi kung anuman ang kabigatan sa ating buhay ay atin pong mapagtagumpayan at unti-unti itong gagaan mga mamsi kung anuman ang mga kabigatan natin sa ating buhay. At doon po naman sa mga okay ang kanilang sitwasyon, panatilihin natin po ang ating mga biyaya sa ating sarili or sa ating buhay sa pamamagitan ng pagiging mabuting tao, mabuting kapwa sa mga taong ating mga kakilala. Doon po ay wala pong magagalit sa atin at walang susumpa sa atin na kahit anumang mga masasamang pagnanais mga mamsi. Dahil sa mga minsan kung meron nagagalit sa atin na hindi rin po natin nalalaman dahil minsan ay ang ating bibig ay hindi natin na kukontrol. Kung kaya, kung hindi natin gamitin ang ating puso at isip na magsasalita, doon po ay makatama tayo ng tao mga mamsi. Kaya
ugaliin po natin na isipin kung ano man ang mga bagay na ayaw nating marinig sa ating kapwa, yun din po ay huwag po nating gagawin or sasabihin sa ating kapwa upang tayo po ay hindi makapanakit sa kanila, mga mamsi, upang wala pong taong magagalit sa atin. At kung halimbawa man ay gagawa tayo ng mga bagay na para sa ating future, na halimbawa gagawa tayo ng mga pampaswerte, unahin po nating linisin ang ating puso, mga mamsi. Ang ibig kong sabihin dito ay alisin po natin ang galit sa ating puso o sa ating isipan. At wag po tayong, ang ibig kong sabihin ay wag po tayong judgmental or kung ano man ang nakikita natin sa ating kapwa ay wag nating pansinin, wag nating sabihan ang masama upang ito po, mga mamsi, ay hindi po babalik sa atin, dahil yun po ang kasabihan po dito ay kung anuman ang sinasabi mo, mga mamsi, ay babalik din po sa atin, mga mamsi. Kung kaya, iwasan po nating magsalita ng masama sa ating kapwa or mag-isip ng masama sa ating kapwa, dahil po ang ating dila, mga mamsi, ay mayroon pong kapangyarihan. At ang ating iniisip ay meron din pong kapangyarihan na matupad yun, mga mamsi, kung ano man ang iniisip mo. Kung kaya sa mga oras na ito, mga mamsi, kung ikaw na nanonood sa video ito, sana po ay ma-realize mo ang lahat ng mga pagkakamali at mga bagay-bagay na yan sa ating buhay, at iwasan na po natin gawin ito sa ating kapwa, mga mamsi, or sa ating mga kaibigan or sino pa man dyan, mga mamsi. Dahil ang pagbuka natin ng ating bibig, ang mga salita natin na hindi maganda ay mayroon ding magandang mayroon ding hindi magandang kahinatnan ito, mga mamsi. Kung kaya kailangan po nating ingatan ang lahat ng ating mga sinasabi. Katulad na lamang po, kapag tayo po ay gumawa ng mga pampaswerte, lahat ng ating sasabihin, ibukas natin sa ating bibig or isipin natin, yan po ay magaganap, mga mamsi. Kung kaya lahat ng inyong sasabihin or iisipin dito, mga mamsi, mas mabuti na isipin nyo ang kagandahan sa inyong buhay para sa ating future, na maganda ang lahat ng ating iisipin, mga mamsi, dahil yun po ay mangyayari iyan, mga mamsi, na walang pag-alinlangan sa inyong puso. At kapag gumawa tayo ng mga pampaswerte, kailangan po dito ay ipokus natin ang ating isip o ang ating puso at paniniwalaan ang lahat ng ating ginagawa para ito po ay matupad ng mabilis, mga mamsi. Ngayon po ay kinikwento ko lamang sa inyo ito, mga mamsi, upang lahat ng mga hindi magagandang bagay ay atin pong maiwasan. At kung alam nyo na, mga mamsi, ang mga ibig kong sabihin ay huwag nyo na po itong gawin upang ito po ay maiwasan natin ang tinatawag nilang karma, mga mamsi. Dahil minsan kapag hindi natin pigilan ang ating bibig, hindi natin isipin ang ating mga sasabihin, ay diritsyo-diritsyo lamang po yan, mga mamsi, kasi naranasan ko yan. Kung kaya, mga mamsi, noong binago ko na ang lahat ng mga bagay-bagay sa aking buhay, ay sa awa ng Panginoon, ay gumaan din ang takbo ng aking buhay. Kung kaya, mga mamsi, ay yun po ang isinishare ko ngayon sa inyo, dahil bago kayo gumawa ng mga pampaswerte, ay kailangan po natin na mayroon tayong mga pinapaniwalaan sa ating sarili. Siyempre, ang unang-una naman ay wala naman pong masama, ay ito po ang ating gagawin. Wala tayong binibigas na kung ano-ano man na nakakasama sa atin, mga mamsi. Ang atin pong hinihiling lamang dito ay hinihiling natin sa ating mahal na Panginoon, at pagkatapos doon naman sa ating mga pampaswerte o sa mga proteksyon. Yun lamang po ang ating mga ginagawa, mga mamsi, at wala na pong iba na makakasama sa atin sa tingin ng ating mahal na Panginoon. At sana po ay naintindihan nyo ang lahat ng ating mga sinasabi dito,
at naunawaan nyo. At kung hindi naman po, ay mag-comment lamang po kayo sa baba. At maraming salamat sa inyong oras at God bless po sa ating lahat.